Chin, ang tenderang dabawin niya. Nga pala, kumusta kayong lahat? At sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. At kung bago lang po kayo sa akin channel, please naman po like and subscribe and click the button para updated po kayo sa aking mga bagong videos. Ngayon po, araw ng Biyernes, may i-share po ako sa inyo kasi kanina ang busy po namin. Kasi yung alam naman nyo siguro yung balita sa National ID. Dito po sa aming barangay, ngayon po na araw, umaga ang schedule namin. Bali, half day lang po kasi pag hapon, iba na din yun ang naka-schedule. Dito sa amin, ang paraan po nila sa aming barangay, yung by purok po. Kami, ang purok namin, umaga kami lahat nandoon na, pati mga senior citizen. Tapos, kailangan po, ang dalhin po natin bago tayo pumunta doon. Ayaw. Hindi ka pwede maka-make up. Yung ano ang mukha mo, yun lang talaga. Bawal di maglagay dito. Basta, yun lang. Yung real face mo, yung dalhin mo doon. Huwag kang mag-make up. Bawal. Kasi marami doon nakapunta doon na naka-make up. Ang kapal ng mga lipstick, ang kapal ng mga make up nila. Pinatanggal po yun. Bawal po. Tsaka, bawal po din yung may mga alahas dito. Dito, bawal. Yung sing-sing, okay lang yun. Talagang ang real face nyo ang dalhin nyo doon. Huwag kayong magdala ng... Tapos po, ang pwedeng kumuha niyan, 15 below, 15 above 2. Basta pwede yung 15 hanggang saan na. Pwedeng kumuha noon. Basta 15, pwede na kumuha yung 15 na edad. Tsaka yung dalhin lang natin yung mga valid ID. Yung estudyante, pwede birth certificate. So yung school ID sa atin kung ano yung mayroon ka dyan na valid. Kung birth certificate mo, kailangan may registered number. Yung mga marriage contract nyo, may registered number. Baka mga fake na yan. Hala. Ako po, pumunta po ako doon. Marami po akong dala. Iwan ko ba? Hindi ako po ako comfortable na ang dala ko ID lang. Yung TIN ID number, postal ID, yung marriage contract, tapos yung birth certificate, yun na, lahat dinala ko na para sure po yun. Tapos pagdating namin doon sa barangay namin, nagpila kami, kapila. Iba yung mga senior citizen, iba yung na, hindi naman senior citizen guys sa atin. Doon na halo-halo na lahat yung mga, ang mga kuha niyan, 15. Yung 15 ka ha, hindi pa pwede na darating pa next month. Kapi 15 ka, hindi pwede. Kasi yung pamangkin ko, hindi tinanggap. Kasi ngayong pang October siya mag 15, hindi pwede yon. Kaya pinauwi namin yung pamangkin ko. Yung isa na pamangkin ko, pwede na kasi June siya nag 15. Pwede pasok po siya. Kailangan pumunta ka doon, naka-face mask. Tapos, 1 meter ang distancing sa linya. Malaki naman yung barangay namin. Pasok kami lahat. Ang iba doon sa mga upuan sa parang grandstand. Doon nakaupo. Tapos, isa-isahin ka. May nag temperature ba dito? Yung ganun. Tapos, kung may lagnat ka. Tapos, tanongin ka anong dala mo. ID ba? Tingnan nila yung ID mo kung pwede ba yon. Kasi may ibang ID na postal na dati pa pala yun, hindi pwede. Yung iba naman, yung mga dati pa, yung ilang years na, 10 years na nakaraan, ilang years, hindi pwede yun. Tapos, yung birth certificate na walang registered number, hindi pwede. Pero nandoon naman yung sa barangay namin nakabutan kung ano ang pwede dalhin. Doon mo malalaman. Kaya, bago ka pumunta doon, magdala ka ng sure talaga. Dalhin mo na lahat kung ano ang gusto mong dalhin dyan. Para sure na para hindi ka na maglakad-lakad pa na ano ba, hassle na. Kaya dalhin mo na lahat kung anong mayroon ka dyan. Kung senior citizen ka po, pwede yung senior citizen ID. Yun po. Basta dito sa amin, yun lang ang hinahanap dito sa aming barangay. Pero kung wala kang lahat-lahat, wala kang ID, wala kang birth certificate, kahit ano, pwede ka po kumuha muna ng pro clearance, tapos barangay clearance, yun po, pwede na po yung barangay clearance. Kasi dito sa amin, mayroon din dito na isang tao na, isang pamilya talaga sila na wala talaga. Iwan ko ba kung bakit wala sila lahat. Kumuha lang sila sa pro clearance, tapos barangay clearance, yun. Nakapag-register na po sila doon sa National ID.
Tapos, pag tapos na po kayo na interview lahat, i-check mo yung pangalan mo doon. Nakikita mo yun sa computer. Yung name mo, itatama mo yun. Sabihin nila, oh, ito ba ma'am, spelling ng name mo? I-sure nila, oh, yan po. Yan lahat-lahat na para iwas mali. Pagkatapos po sa lahat-lahat ng interview sa iyo, yung lahat-lahat na may ibigay sa iyo na parang certification, itago mo yun, huwag mong iwala kasi sabi nila 3 to 4 months darating din yan ang ID doon sa bahay natin. At yun ang binigay sa iyo, yun ang ipakita mo para makuha mo yung ID mo. Kaya kanina nagpila kami, ang maraming tao pila-pila, pero kilala namin lahat kasi buong porok namin yon, walang pong nakahalo. Buong porok lang namin yon. Kalahating araw lang kasi pagkahapon, ibang porok na naman po yung katabi naming porok. Sila naman po ang naka-schedule. Madali lang matapos kasi marami naman po sila mag-i-interview sa inyo. Sa amin dito siguro mga 5. Pero madali lang. Nagpasalamat po kami na tapos na po ang schedule namin sa National ID. Hihintayin na lang namin kung kailan po darating 3 to 4 months makakuha na po yung ID namin. Ayun dyan, tapos na po kayo mga kasari sa National ID nyo. Kami dito tapos na, hihintayin lang namin ang aming mga ID.